Magandang mga po sa lahat, sa ating mga viewers, listeners sa video channel. Kumusta, kumusta? Ang kapayapaan at tabag ng Diyos na may suma sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesu Cristo. Ito pinag Brastomaka, Apostolic Believers of Christ International. Mga kapatid, sa oras ito, pasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos, mga kapatid. Patuloy po tayo na inagabayan ng Panginoon sa oras na ito. Naway kapayapaan at tabag ng Diyos ay suma sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesu Cristo. Now, ito po yung lingkod, Pastor Lito Maka, Apostolic Believers of Christ International. Mga kapatid, sa oras nito, magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sa babat araw. Patuloy ang biyaya ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, ang araw na ito is April 15, 2023. Ito ay mga kapatid, ang ating panahon na tripa tayo sa limutan dahil po sa kanyang kalooban. Sapat ay sinabi niya kay Apostol Pedro, isa dyan 21 verse 22, Pedro, kung nais ko, hanggang ako'y babalik, buhay pa siya, ano sa'yo? Sumunod ka lang sa akin. Dahil mga kapatid, ating kalagayan, bakit nakarating pa tayo ngayon sa mga panahon na ito? Marami na po ang natutulog sa lupa. Marami na po, mga kapatid, ang ating mga kamag-anak na yumaon na po dahil po sa mga panahon, no, na nakalipas sa ating mga yuno. Sila na po ay pumaraw na po sa ibang lugar, sa tinatawag daigdig ng mga patay. At tayo ngayon, nandito pa tayo ngayon sa ibabaw ng lupa, sa pating kalooban ng Diyos. Pero mga kapatid, ang sentro dito, ang purpose na nanatiling pa tayo sa libutan na ito, sapagkat may plano ang Diyos sa buhay natin. No? Yung mga naman na kamag-anak natin, may plano din ang Diyos sa kanila sa pagkapanahon na nila. Now, sa ating panahon ngayon, ito rin ang panahon na natin, may plano ng Diyos, mga kapatid. Bakit nanatiling pa tayo ngayon sa sanlibutan na ito? Sapagkat ang purpose na malalaman natin kung anong talaga ang dapat gawin natin, paano natin makamtan ang buhay na walang hanggang. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa John 6 in verse 54 to 55, ang kumain na aking laman, uminom na aking dugo, may buhay na walang hanggang, at muli ko silang bubuhay sa huling araw. Dahil mga kapatid, ating inasahan, buhay na walang hanggang. Siguro kung magtanong tayo sa buong salimutan ngayon, lahat naman siguro ng tao ay sasagot, nais ng buhay na walang hanggang. Pero ang sabi ng Panginoon, ang kumain na aking laman at uminom na aking dugo ay may buhay na walang hanggang. At muli ko siya magbuhayin sa huling araw, sa 55, sapagkat totoo na aking pagkain ay tunay na aking katawan at ang aking dugo ay tunay na inumin. Kaya mga kapatid, ito ating pag-aralan. Ano ba ang kanyang laman, mga kapatid, na dapat natin malaman, at ano ba ang kanyang dugo na dapat din natin malaman? Sapagkat napakahalaga po, mga kapatid, na kung ating palaliman ang pangunawa ng Biblia, talagang kinakailangan natin ito ngayon. Sapagkat ito, sinabi niya sa 55, tunay na aking katawan, no, nakainin, at ang aking dugo tunay na inumin. Na mga kapatid, nakakain ba tayo? Nakainom ba tayo? Dahil na napakalaga po ito. Ito mga kapatid, dapat at malaman, spiritual po ito. Hindi po ito literal. Kahit magluto ka ba ng masarap na pagkain, itong katawan lang natin na ating pinapakain, napabalik ito sa alabok. Pero ang ating kaluluwa, na ito po ang magkamit ng buhay na walang hanggang, ang hindi natin nalalaman at hinapaghandaan natin. Kung saan ba ito pupunta, kung sakaling na ito ay alis na sa katawan na ito. Ito pong tirahan na temporaryong tirahan itong katawan natin ng kaluluwa at mahinanda ang Panginoon na tahanan na hindi na po mamamatay. Dahil pong babaguhin ang Panginoon sa huling panahon sa isang kistap mata, babaguhin na po ang ating katawan na may kamatayan, palitan na po ng katawan na walang kamatayan. At yan dapat malaman natin mga kapatid ayon po sa 1 Corinthians in chapter 15, in verse 51 to 53. Isang hiwaga, ang sabi ni San Pablo, isang hiwaga ang sasabihin ko sa inyo na baka ito mga kapatid, hindi natin alam ang hiwaga na ito.
Isang hiwaga ang sasabihin ko sa inyo. Hindi lahat tayo mamatay. Ngunit, babaguhin tayo sa isang kislap mata. Sa isang kislap mata. Sa huling tinig ng pakakap ng Diyos, itong pampitong trumpeta at ang katawan na batid na mamamatay, palitan na po ng katawan na hindi na mamatay. At ang katawan na mabulok, palitan na ito ng katawan na hindi na mabulok. Yan mga kapatid, ating hinihintay sa isang kislap mata. Pagtinig ng pampitong trumpeta ng Diyos. Yan na po ang sinabi ni Apostol Pablo din sa 1 Thessalonians in chapter 4, verse 16 to 17. Ang sabi ni Apostol Pablo na sapagkat mismo ang Panginoong Hesus ang bababa sa alapaap kasabay ng tinig ng trumpeta ng Diyos at ng kanyang mga anghel at siya'y sisigaw. At siya'y sisigaw at ang namatay kay Kristo maunang mabubuhay. Yan mga kapatid, ang pag-asa natin maunang mabubuhay ay kang Kristo lang. Hindi lahat na umasa ngayon ng muling pagkabuhay ay makasama. Kailangan natin malaman ito mga kapatid, sapagkat sa ating panahon ngayon, puno ng kagipitan, marami mga pagsubok, kapighatian, panalain, paninira, pangungutya dahil sa ating pagkristyano, sa ating pagkapastor, sa ating pananampalataya, kinukutya tayo ng sanlibutan, sinisira tayo ng sanlibutan. Pero mga kapatid, huwag natin ipagpalit yan sa pagparito ng Panginoon na tayo kay Kristo, mauna pala tayong mabubuhay. Ang sinabi sa verse 17, verse 17 niya, chapter 4, 17, at tayo mga buhay pa, natitira, aagawin na sa alapaap, kasama na muling binuhay, at makasama na tayo sa Panginoon magpakailanman. Kaya iningatan tayo ng Panginoon ngayon. Sabat sinabi niya, sa Sikat ni Solinyas, chapter 3, verse 3, na ang Panginoon ang mag-iingat sa inyo laban sa Diablo. Ang Diablo ngayon, maraming paraan ng Diablo para iligaw tayo sa ating pananampalataya. Kapag kinakapos na ang tao, pag wala na makain ng tao, atraka na ang Diablo. Kaya ang pagkain natin, dapat malaman itong spiritual, ang tanong, nakakain ka ba, kapatid? Ang pagkain is spiritual. Kasi pag nagutom na ang tao, yun na po ang dahilan. Interested na po ang Diablo. Si Panginoon Kristo mga kapatid, nag-ayuno po siya 40 araw, 40 gabi, nagutom siya. At kaagad dumating ang Diablo at sinabihan, ikaw may anak ng Diyos, itong bato, gawin mong tinapay para makakain. Ganoon ang Diablo. Kaya ang Diablo, pagkutikot sa pamahin natin. Alam ng Diablo, nakakain ka ba ng salita ng Diyos? Bukas Linggo. Bukas, pupunta tayo sa bahay ng Diyos para pakainin tayo ng salita ng Diyos. Para disiplinahin tayo ng Diyos. Papaluin tayo ng Diyos kasi mahal tayo ng Diyos. Kaya huwag kang pahuli bukas. Lalapit tayo sa isang ama, ang ating Panginoon Jesus Cristo. Kung ikaw ay anak ng Diyos. Pero kung hindi anak ng Diyos, hiwalay ka talaga sa bahay ng ating Panginoon. Pero kung ikaw ay anak ng Diyos, magkaisa tayo sa bahay dalanginan, itong bahay ng ating Panginoon sa lupa na ating tatahanan at itong purihin, sambahin ng Diyos sa kanyang bahay dalanginan. Ayon po sa Mateo 21, verse 13, ang bahay ng aking ama, tinawag na bahay dalanginan. So ito mga kapatid, bahay dalanginan ang simbahan. Kaya huwag kang pahuli kapatid para makasama ka ng bilang ng anghel. Ayon po sa Bahayag chapter 11, verse 1, ang sabi kay Apostol Juan, sukatin mo ang templo ng Diyos at bilangin mo ang sumasamba doon. Kaya kung hindi ka makasama ng bilang ng Linggo, kapatid, sinabi ko sa iyo, wala kang maasahan sa pagparito ng Panginoon. Kaya nga pinapabilang, bakit? May sukat po. Alam ng Diyos, hindi lahat ng hintil ay maniligtas. May sukat lang. At dahil natagalan ng Diyos ngayon, dahil po sa ating katigasan ng puso at isipan, pero ayaw talaga niya, ayaw ng Diyos na malipin tayo hanggang sa ating pag-alisanlimutan ng mga aral, alituntunin, samahan, doktrina, relihiyon na nag-alipin sa atin ngayon. Kaya mahirap natin gawin ang ating napakinggan na salita ng Diyos, aral ng katotohanan, dahil po sa doktrina, dahil po sa relihiyon, alituntunin, kung mga tinuturo ng sanlimutan
na doon tayo nakafocus. Kaya ang salita ng Diyos natin napakinggan, nabaliwala lang po natin. Babasa ba? Marcos City, 8. Dahil sa pagsunod ninyo ng tradisyon ng mga tao, binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos. Ganun pala. Kaya tarawarawin natin, uras-urasin pa natin ang pangaral ng salita ng Diyos. Pero dahil sa katigasan, ating puso at isipan, sa pagsunod ng tradisyon, doktrina, at itunturin ng sanlibutan, nabaliwala na natin ang utos ng Diyos. Kaya sinasabi sa Marcos City, walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin sapagkat ang sinusunod nilang aral ay turo lang ng mga tao, tradisyon lang ng mga tao. Kaya sa verse 8, dahil sa pagsunod nila sa tradisyon at aral ng mga tao, binabaliwala nila ang utos ng Diyos. Kaya oras-oras tayo mag-live, oras-oras tayo mag-serve ng salita ng Diyos. Pero dahil sa doktrina na ito, dahil sa tradisyon, relihiyon, nag-alipin sa atin, nabaliwala natin ang utos ng Diyos na dapat gawin natin, na ito pupalaya sa atin habang nandito sa limutan. Ang kumakain na aking laman, ano ang pagkain, mga kapatid, ng laman ng Panginoon? Ano ba ang laman ng Panginoon sa limutan? Di ba itong salita na makikita? Di ba itong nakasulat sa Biblia? Di ba? Di ba sinabi ng Apostol Pablo sa Romans chapter 2:13 na hindi ang nakikinig ng kasulatan kung kautusan ang pagpapalain? Di ba yung tumutupad na nakasulat sa Biblia? Kaya kung nakinig ka ngayon, gawin mo. Gawin mo yung napakinggan dahil yan ang paggamit ng ganting pala. Pero nakikinig ka lang ngayon, kapatid, hindi mo ginagawa na pakinggan mo, huwag ka nang aasa na makasama tayo sa rapture. Doon tayo sa hatol. Doon sa hatol, tanggapin natin ang gawa natin ayon sa ating pumaysan limutan. Pero mga kapatid, ngayon na, ang mga anak ng Diyos, hinatulan na sa panahon na ito. Bakit? Sa kanyang pagparito, dala na ang kanyang mga totoong lingkod. Kaya ngayon pa lang, umpisa ng hatol sa atin, bawat isa, bahay ng Diyos, itong templo ng Diyos, ito ating katawan, bawat araw sa ating salita at ating pag-iisip, nararamdaman, ating gawa, may hatol na ito. Di ba sinabi ng Apostol Pedro? 1 Peter chapter 4, 17 to 18, panahon na. Mga kapatid, panahon na. Umpisa ng hatol sa bahay ng Diyos. At kung mag-umpisa ito sa atin, ano kaya kahantungan ng mga tao na makasalanan at hindi sumunod ng salita ng Diyos? Sa verse 18, ayon sa kasulatan, napakahirap maligtas ang mga matuwid. Napakahirap maligtas. Mahirap lang, pero maligtas pa rin. Napakahirap maligtas ang matuwid. Bakit? Kahit na tinutuwid na tayo ng Diyos, napakinggan natin ang salita ng Diyos na dapat kainin natin ito. Ang salita ng Diyos na pakinggan natin, ito ang kanyang katawan na makikita natin ngayon at hanggang nandito sa limutan, dapat makakain tayo nito. So, pagkat ang Hebrews natin sa John 6:54, ang kumain na aking laman, uminom na aking dugo, may buhay na walang hanggang, at muli ko siya bubuhayin sa huling araw. Yan, mga kapatid, nais ng Panginoon, mabubuhay tayo sa kanyang pagparito. Paano mabuhay tayo? Napatay na tayo habang buhay pa tayo. Ang sinabi sa 1 Timothy chapter 5, verse 6, na ang tao mahilig sa kalayawan, bakit ba siya buhay, patay sa harapan ng Diyos? Paano pa tayo buhay dyan? Ngayon pa lang buhay pa tayo, patay na tayo sa harapan ng Diyos. Mahilig sa kalayawan, sugalan, inuman, itong mga kahalayan, mahilig tayo sa sanlibutan. Paano sabihin pa natin mabuhay pa tayo dyan, kapatid? Paano natin patunayan buhay tayo sa harapan ng Diyos? Na humiling tayo, humaling tayo sa sanlibutan, humaling tayo sa pamuhay na makasanlibutan, makalaman pamuhay. Yun, mga kapatid, ang dahilan na ating pag-asa ng kaligtasan, hindi po kaligtasan at inasahan. Sa Proverbs chapter 14 in verse 12, may daan na matuwid sa mata ng tao, pero ang dulo ang kamatayan. Ganon ang pag-asa ng tao hanggang sa bibig at pag-iisip lamang. At hindi makita ng Diyos ang ating magawa. Kaya mga batid, ito ginawa natin. Masakit man, no?
Masakit man sa paninig natin dahil ganyan ang pamuhay natin, mga batid. Hindi maiwasan talaga. Masakit ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, parang ito ang espada, dalawa ang patalim. Na ito po'y tatago sa ating puso, kinapusuran na ating kaluluwa. At yan ang nagpapahina sa atin dahil mahirap tanggapin ang katotohanan na hanggang pala ngayon, kahit pastor po isa ng palataya tayo, pero ating pamuhay, napaka babatid, hirap matanggap sa mata ng Diyos. Bakit? Ang ating panampalataya, walang gawa. Ang ating panampalataya, mga kapatid, hindi nakita ng Diyos ang ating mga gawa. Yung dahilan ngayon, dapat matuto tayo. Makakain tayo ng espiritual na pagkain, mga kapatid. Espiritual na pagkain. Ito, mga kapatid, ang salita ng Diyos na espiritu, ito ang kainin natin. Ang sabi sa John 6:63, ang mga salita na sinasabi ko sa inyo, ito ang espiritu at buhay. Ang mga salita, no? Ang mga salita na sinasabi ko sa inyo, ito espiritu at buhay. Kaya ang salita, ito ang pagkain na espiritual. Sundin lang po natin, kapatid. Sundin lang po natin. Kung ano ating napakinggan, huwag na tayo magdalawang isip. Akala siguro natin may reliyon tayo. Akala natin marunong tayo. Pero ating pamuhay, humaling pa rin tayo sa limutan, na sa atin ang kasakiman, na sa atin pa rin ang panganakaw, na sa atin pa rin ang mga ugali ng salimutan, pagsimba ng Diyos-Diyosan. Sumunod pa rin tayo sa makasalimutan na pamuhay. Sa ating pagkalis sa salimutan, aharap na tayo sa hukuman. No? Aharap na tayo sa hukuman. Sa ating pagkalis sa salimutan, aharap na tayo sa hukuman ng Panginoon. Kasi pagkatapos ng kamatayan, hatol na po. Pero itong mahilig sa makasalimutan pamuhay, mga kapatid, itong pamuhay po na hindi po nakakabuti sa mata ng Diyos, na kahit na po kung sabihin natin may alam tayo sa mata ng Diyos, pero natin alam na ito palang pamuhay natin inikayaya sa Panginoon. Nahiling pa rin tayo sa kasamaan sa mundong ito, no? Na ginawa natin ang immoralidad, kalasuhan, kahalayan. Ang sabi sa Pablo sa 1 Timothy chapter 5 verse 6, na ang tao mahilig sa kalayawan, kung kahalayan, bagat ba siya buhay, patay na siya sa harapan ng Diyos. Now, paano patunayan na kumakain tayo ng kanyang laman at uminom ng kanyang dugo? Yan, mga kapatid, ang dapat malaman natin. Pagkain. Ang pagkain, mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos. Pagsunod. Pagsunod. Ano sundin? Ang utos. Ang pagsunod na utos, yan, mga kapatid, yan tayo mapalaya sa utos. Bakit? Anong sabi ng Panginoon sa Matthew 7:21? Hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa kariyan ng langit. Kundi tumutupad lang ng utos ng Diyos na aking Ama na nasa langit. Tumutupad lang. Kaya tuparin natin ang utos. Hindi, makinig lang tayo. Utos ng Panginoon. Iba ang utos. Iba ang ipinagbawal. Ay, pinagbawal mong gawin. Ang utos, pinapagawa. Tulad na sinabi sa Mateo City, mga batid na Diyo, no? Hindi lahat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa kariyan ng langit. Yung gumagawa lang ng kalooban. Anong kalooban? Utos. E basta anong kaibahan ng utos at saka pinagbawal? Pinagbawal, pinagbawal yan. Ang utos, pinapagawa. Bawal, huwag. Iwasan mo yan. Pero maliban dyan, ano ang utos? Mateo chapter 5 and verse 44. Ibigin mo ang iyong kaaway.
Nagawa ba natin yun? Iniibig ba natin ang ating kaway? Kapatid? Kapag nagawa natin yan, pagpapalain tayo sapagkat nagawa mo. Ang huwag-huwag talaga. Tulad ng huwag tayo maging immoral, immoralidad na pamumuhay, no? Sexual immoral na pamumuhay, huwag. Huwag mong gawin yun. Kalaswaan, huwag. Kalaswaan. Sa Facebook, sa YouTube, maraming malaswa na nakapost. Nakahubad, mabait. Mayroon pa mga nakapost sa Facebook na sexual. O, diba? Immoral. Walang bahagi yan sa kanilang langit. Kasi lahat po yan, kinapupunta ng Diyos. YouTube, makikita ka ng mga masama na mga mo kung titingin ka. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung anong kanan mata, ang sanin pagkasala, lugitin po. Hindi mo talaga maiwasan. Sa Facebook, makikita ka talaga ng malaswa. Sa YouTube, makita ng malaswa. Pero sabi ng Panginoon, kung ang kanan mata mo, ang sanin pagkasala, lugitin mo. Ibig sabihin, pag nakita mo yan, iwasan mo na. Kasi, makita mo talaga yan. Pero huwag mo nang sabihin na humilig ka na sa nakikita mo. Iwasan mo. Kaya sabi ng Panginoon, Mateo, sa 5:28, mga batid, na nakatingin ka lang sa isang babae, nagkaroon ka na ng pagnanasa, nagkasala ka ng pangalo niya sa iyong puso. So, pwede mga patid, tumitig ka, makikita mo yan kasi may mata tayo, pero iwasan mo na. Lupitin mo. Kung nakita ay yung kanan, lupitin mo na yan. Nasanin ng pagkasala. Ibig sabihin, iwasan mo na. Now, kumain ba tayo ng laman ng Panginoon? Ito pong salita. Kasi ang salita ng Diyos, Espiritu. Pero bakit nabasa natin? Nakasulat kasi. Pero galing po ito sa Espiritu Santo. Kaya sabi ng Panginoon sa John 4, in verse 34, ang pagkain ko, ang pagtupad ng kalooban na nagsugo sa akin, ng ating Diyos. Itong pagkain pala natin, pagtupad. Ano ito pa rin? Utos. Anong utos? Magsisi. Magsisi na, magpabautismo, ang bawat isa sa atin, sa pangalan ni Jesucristo, upang mapatawad ang ating makasalanan. Yan mga kapatid, ang totoo. Para mapatawad ang ating kasalanan, pagsisihan na po natin ang kasalanan, tanggapin ang kapatawaran sa pagitan ng bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo para tayo mabago na sa ating pamuhay. Yun. Kasi ang sanlibutan nahilig sa makamundo na pamuhay. Na kung ganito buhay natin, itong immoral, balaswa, kahalayan, pagsamba na disdiyosan, kasuklang-suklam, pagkapuot, pag-away-away, kasakiman, pagkagalit, pagkamatak-watak, kapag hati-hati, no? Pagkaingit, paglalasing, paghilig sa kalayawan, at iba pang kasamaan, binabalaan ko kayo, tulad ng sinasabi ko na sa inyo, namumuhay sa ganito, hindi makapasok sa kaharian ng langit. Ito ba lang ginawa natin? Hindi po. Kasi meron sinabi ang Panginoon, ibigin mo ang iyong kaaway. Kasi ito, pinapaiwasan po ito. Iwasan ang immoral, iwasan ang disdiyosan, iwasan maglalasing, iwasan ang kahalayan, iwasan ang magkawatak-watak, iwasan ang itong pag-away-away, pagkaalit-alit, pagkagalit. Iwasan ito. Kasi pag ganito po natin, wala pong kapayapaan sa bahay natin, walang kapayapaan sa ating kapwa. Kaya pinapaiwasan ito ng Panginoon sapagkat nakasira po ito ng relasyon natin sa Panginoon. Na ano pinapagawa? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Buong puso, buong kaluluwa, buong pag-isip mo. In the book of Mateo, in chapter 22, verse 37 to 39, ang sabi ng Panginoon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-isip. Sa verse 38, ito ang pinakadakila sa unang utos. Sa verse 39, sa pangalawa, ibigin yung ama't ina at ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Yan mga kapatid, nakasalalay ngayon ang lahat ng utos magmula
Diyan sa pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, diyan nagsimula ang lahat ng utos ng Diyos. Dito nakasalalay ang buong kautusan ng sulat na mapupita. Ayon po sa verse 14. Ngayon mga batid, napakalaga po. Now, kung patunayan natin na kumakain tayo ng laman, ito po ang pagsunod, paggawa. Ang paggawa ng utos. Iba ang utos, iba ang paggawa. Anong gawin ang utos? Ang paggawa, yun po, ang pagkain. Anong gawin ang utos? Ang utos, magsising, mga kapatid. Ito ang utos ng Diyos. Magsisi na tayo. Ano sabi? Sa Gawa, Kabanata 17, talata 3 po. Pinalagpas ng Diyos ang katigasan ng ating puso at isipan. Ng mga panahon hanggang ngayon, pinalagpas pa yan. Pero ngayon na po, ang sabi din niya, ngunit ngayon, nagyaya ang Diyos sa lahat ng dako ng daigdig, sa lahat ng tao na magsisi na at tumalikod na sa masamang pamumuhay. Paano ka makakain ng laman? Paano ka makainom ng dugo kung hanggang ngayon, alipin ka pa rin ng inyong ugali? Alipin pa rin tayo ng ating pamumuhay na mahilig sa kalayawan, makasanlibutan, at ito mga kapatid ang dahilan, mga kapatid, napadali na po ang mensahe ng Diyos. YouTube channel, Facebook, kahit saan ka, doon ka sa palingke, nandun pa rin ang lingkod ng Diyos. Doon pa rin siya, nag-iingay ang salita ng Diyos sa palingke. Sakay ka ng sasakyan, sakay ka ng bus, sakay ka ng train, punta ka sa immigration, kahit saan ka, napakinggan na ang salita ng Diyos. Sa pitong hatol natin, mga batid, sa araw ng hatol, wala tayong maidahilan. Panginoon, hindi ko napakinggan ang iyong salita. Hindi po hatol ang Diyos kung hindi ka nakarinig ng kanyang salita. Kasi dadalhin sa hatol ang salita mismo ng Diyos, ang hatol sa atin. Kung ginawa mo ba ito, wala. At kung wala, hatol lang tayo ng Diyos sapagkat binabaliwa natin ang biyaya ng Diyos. Napag-iwan ng dugo, mga kapatid, ano ang pag-iwan ng dugo? Ang Biblia nagpapatunay na ang dugo nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Pahayag chapter 1 verse 5 na ang Panginoon, mga kapatid, ang pampanlubag. Pampanlubag ng ating makasalanan ang dugo ng Panginoon. Inom ka ba ng dugo? Ito, pakinggan natin. Ang sinabi ni Apostol Juan sa pahayag, chapter 1 verse 5, Jesucristo ang pampanlubag ng ating makasalanan sa pagitan ng kanyang dugo ay pinapatawad na tayo ng ating makasalanan. Dugo. Now, sa Ephesians chapter 1 verse 7, sabi sa Pablo, si Kristo ang pantubos ng ating makasalanan sa pagitan ng kanyang dugo. Dugo pa rin. Si Apostol Juan, sumulat naman sa 1 John chapter 1 verse 7 na tayo mga kapatid, tandaan po natin mga anak, ay pinapatawad na ang ating makasalanan sa pagitan ng kanyang dugo. Ngayon mga kapatid, ang Biblia, dugo ng papatawad. Kaya pag pinatawad na tayo sa ating makasalanan, nakainom na tayo ng kanyang dugo. Kasi maliwanag po ah, ang uminom na aking dugo, may buhay na langgang. Bakit? Pag napatawad na tayo sa ating makasalanan, yan, 100%, langit talaga ang ating pupuntahan. Kasi napatawad na. So, pati sinabi ni Apostle Pablo sa Romans chapter 8 verse 1, lahat na kaisa kay Kristo, wala nang hatol na parusa. Saan tayo nakaisa? Sa bautismo. Sa Romans chapter 6 verse 3 up to 4, hindi ba inyo alam na tayong lahat na bautismohan kay Kristo Jesus, na bautismo ng kanyang kamatayan, sa pagitan ng bautismo, nalibing na tayong kasama niya, kung paano binuhay ang Panginoon si Kristo mula sa kamatayan sa pagkapangyarihan ng ating Diyos Ama, tayo din may palibagong buhay na.
Yan mga kapatid ang mensahe natin sa araw na ito. Natin alam bukas, wala na tayo. Pero ngayon, nais ng Diyos. Mapakinggan natin ang kanyang salita para sa araw ng hatol, wala ka nang mailahilan. Panginoon, hindi ko napakinggan ang iyong salita. Napakinggan na nga sa buong sanlibutan ang salita ng Diyos. Sapagkat umabot ito sa buong sanlibutan ang salita ng Diyos. At walang tao makapagsabi, Panginoon, hindi po namin napakinggan ang iyong salita. Sapagkat totoo, napakinggan na talaga ang salita ng Diyos. Yan mga kapatid, ang sinabi ng Biblia na ang salita ng Diyos na pahayag na po. Ito po ang sabi ng Biblia na ang salita ng Diyos na sa ating na nasa atin na po, hindi malayo po. Hindi malayo ang salita ng Diyos sa atin. Nasa puso na po natin ang salita ng Diyos. So paano mapakinggan kung walang mangaral? Na sinabi ng banal na aklat sa Romans chapter 13 verse 14 up to 17, pero paano sila tatawag kung hindi nila na sila sumampalataya sa kanya? Paano sila sumampalataya kung hindi nila mapakinggan ang tungkol sa kanya? At paano sila makarinig kung walang nangangaral sa kanila? 15. At paano makapangaral ang sinuman kung hindi sila pinadala ng Diyos? Ayon sa kasulatan, napakagandang magmasdan ang pagdating nagdadala ng magandang balita. Diba? Pag nakatingin ka sa live, pag nakatingin ka sa mga post sa social media ng Word of God, diba napakagandang pakinggan? No? Napakagandang pakinggan kung ikaw talaga ay naging masunurin sa Panginoon. Pero kung suwail ang pumayan natin, salungat ang pumayan natin, masakit pakinggan. Masakit pakinggan ang salita ng Diyos, masakit. Parang espada nga dalawang pataling. Sino bang tao na natusok na espada ang kanyang puso na tumatawa? Di ba hindi? Ganun ang salita ng Diyos. Sa puso po yan tumatagos. Kaya masakit nga. Kaya pag hindi mo na makayanan, iniwasan mo na lang. Di ba ang bata, pag pinapalo mo yan, tama na tay, tama na nay, tama na kuya, masakit talaga. Anong gawin ng bata? Talapit ba sa iyo? Di ba siya tatakbo palayo? Di ba ganun ang kahilingan ng salibutan? Ngayon ang kalagayan ng salibutan? Pag napakinggan ang salita ng Diyos, masakit, iniwasan na po. Kaya sinabi na iba, oh, paano, nanampalataya naman ako, ito nangyari ng buhay ko, di ba? Dahil sinabi mo panampalataya ka, susubukin ka talaga ng panampalataya mo. Huwag mo sabihin, nakinig kasi ako ng pastor, ganito nangyari sa buhay ko. Pagpakilala lang po yan, natutuwang sinasabi mo, may pananampalataya ka sa Diyos. Kung sisihin si pastor, si pastor kasi nakinig ako ang natamaan, yes. Kasi mahal ka ng Diyos, kapatid. Kung hindi pa tayo mahal ng Diyos, pinabayaan ka na. Tignan mo yung mga magulang na wala pagmamahal ng mga anak. Nasaan natagpuan ng mga anak? Di ba sa kulungan? Na kung pinapangaralan sila ng mga magulang, na sila'y maliit lang ang lumaki, hindi pinabayaan. Ahantong ba sa kulungan? Hindi naman siguro. Kasi may aral. Di naman din anak natin, pinapalo natin. Di ba masakit? Pag pinapalo anak natin, umiyak. Ganon tayo. Dahil anak tayo ng Diyos, pinapalo lang po tayo. Huwag natin mamaliitin ang pagpalo ng Diyos, pagkat mahal tayo ng Diyos. Ikaw, hindi mo mahal ang Diyos. Pero dapat naman alam natin ang pagkain at ang pag-inom. Ang pagkain, ang pagtupad. Ano to pa rin? Ang utos. Diba? Na ang dugo ng papatawad, ngayon, pag napatawad ka na, ibig sabihin, nakainom na ka. Nakainom ka na ng kanyang dugo. Saan? Sa bautismo. Pag bautismado ka na, nakainom ka na ng dugo. Saan ang galing yon? Galing sa salita. Dahil tinupad mo, kumain ka ng salita ng Diyos. Kinain mo na ang espiritual, uminom ka na ng espiritual na inumin, kumain ka na ng espiritual na pagkain. At dahil dyan, mabubuhay tayo sa pagparito ng Panginoon. Ganyan ang mensahe ng Diyos para po sa atin. Hindi ko sinasabi mali ang reliyon mo, at hindi ko masasabi tama ang reliyon ko. Pero, kung magkaisa tayo sa pagkain, pag-inom ng dugo
katawan, pagkain ng katawan ng Panginoon, ito po salita ngayon na ating pinapangaral. Kasi maliwanag sa John 4:34, ang sabi ng Panginoon kay Apostol Pedro sa mga apostol, ang pagkain ko, ang pagtupad ng kalooban na nagsugo sa atin. In Romans 13:16, pero hindi naman tinatanggap ng lahat ng magandang balita. Sinabi ng Isaias, Panginoon, sino ba ang maniwala sa amin? Hindi lahat tumatanggap ng magandang balita. Kaya sa kahit nakatingin ngayon sa live, na mag-anak ko man, asawa ko, anak ko, o kaibigan man, hindi lahat tumatanggap ng aral natin. Hindi lahat nakikita sa live streaming at nakakita ng ating YouTube ay sumang-ayon. Kung sumang-ayon pa, hindi, kapayapaan, biyaya, habag ng Diyos ay makatan. Na yan mga kapatid. Sa verse 7 din, sasabalataya lang ang mga tao kung marinig nila ang mensahe tungkol kay Kristo at marinig na nila ito kung may mangaral sa Kanya. Yan mga kapatid, na sinabi na mananaklat sa verse 18, ito ngayon, ang tanong ko, hindi ba narinig na mga Israelita? Nakarinig nga sila dahil sinabi sa kasulatan, marinig ng lahat ng dako ang kanilang tinig, ang kanyang tinig, at ang sinabi nila ay makarating sa buong mundo. Kaya wala na tayong pangatuwiran sa araw ng hatol. Ito'y sinabi sa Jis 18, ito ngayon ang tanong ko, hindi ba narinig ng mga Israelita at nakarinig sila? Dahil sinasabi sa kasulatan, marinig sa lahat ng dako ang kanyang tinig at ang sinabi nila ay marinig sa buong mundo. Kaya wala ka ng pagdahilan, kapatid. Wala ka, hindi ka napakinggan. Kaya nga umiwas ka dahil napakinggan mo ang salita ng Diyos na masakit. Kaya nga, numunod tayo sa live streaming natin, video, o sa premiere natin sa YouTube channel dahil nasarapan ang kaluluwa mo ng salita ng Diyos. Pero kung kaluluwa natin masama ang mga ginagawa, masakit ang salita ng Diyos. Hato lang po ito, bang buhay pa tayo. Ngayon na po ang hatol, ang sabi ni Apostol Pedro, 1 Peter 4:17-18, ngayon na, umpisa na ang hatol sa bahay ng Diyos. At kung mag-umpisa ito sa atin, kung magsimula ito sa atin, ano kaya ang kahantungan ng mga makasalanan at hindi sumunod ng salita ng Diyos. Verse 18, ayon sa kasulatan, napakahirap maligtas ang matuwid. Ano pa kaya sa magsiharap ang mga masama at hinisitalima ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus Kristo. Yan mga kapatid, ang napakalaga sa ating mensahe sa araw na ito. Kakain tayo ng laman, iinom tayo ng dugo. So, kung dugo ang pag-usapan, ang dugo ng papatawad, ibig sabihin kung napatawad natin sa ating makasalanan, na kainom na tayo ng dugo. At kung gawin natin ang napakinggan, nakakain tayo ng laman ng Panginoon. Dalawa lang po sinabi ng Panginoon, isa John 6:54, ang kumain na aking laman, uminom na aking dugo, may buhay na walang hanggang. Kaya dahil nakinig ka, gawin mo para makain ka ng laman. At anong gawin mo? Uminom ka ng dugo, ang dugo ng papatawad. Kung nabautismo na tayo sa pala ni Jesus, nakainom tayo ng dugo, buhay ang pag-asa, sa araw ng pagparito, ang sabi ng Panginoon, darating ang panahon at na ngayon na nga, makarinig ang mga patay sa aking tinig at ang buhay doon sa binawal hanggang ang gumawa ng katwiran at mabuhay doon sa kapamakan gumagawa ng kasamaan. So yan mga kapatid, ang mensahe natin sa araw na ito, sana po huwag tayo magdalawang isip, kain tayo ng kanyang laman, inom tayo ng dugo. Ibig sabihin, kung nakinig ka ngayon ng salita ng Diyos, gawin mo para makakain ka. Anong gawin mo? Ang utos. Anong utos? Ang nagpapatawad ng ating kasalanan, ang dugo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Hindi kay pastor ka, pari ka, tagapagturo, kaysiyan ka manampalataya ka, na ikaw ay napatawad na, nakainom ka na ng dugo. Sa katang kapatawaran, nasa bautismo, sa pagtanggap ng pangalan ng ating Panginoon Yesu Kristo. Maraming salamat mga kapatid, hanggang dito lang po ako, na may kapayapaan habang ng Diyos ay suma sa atin, at biyaya, sumagitan ng ating Panginoon Yesu Kristo. Ito po yung lingkod, Pastor Tumaka, Apostolic, Believers of Christ, International, yung sabi sa bautisa, the grace of Jesus Christ be with you. Amen. Amen.